Guys, dito all po, kapamilya. Welcome na naman po sa ating daily devotion. So, handa na po ba tayo? At napaka-ganda po ng message ni Lord sa atin ngayon. Pray lang po tayo saglit. Lord, maraming salamat po sa araw na to. Nagpapasalamat po kami ngayon pa lang, Panginoon, sa inilaan ninyong mensahe ninyo para sa aming lahat. Lord, tulungan niyo po kami na unawaan po ng mabuti at gamitin niyo po nawa ako as I speak to in your behalf, Lord God. Kayo po ang magsalita. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, ayan po, kapamilya. Napakaganda po ng title natin sa araw na to. Alam niyo po kung ano yun? Each little thought. Maliliit na mga pinag-iisip natin, o di ba ba? Lahat ng parte ng katawan, sumagpahinga, pero ang utak ko minsan, yan po ang trabaho, isip ng isip, lalo na po sa pagdating sa mga nangyayari sa buhay natin. Kung minsan, na-overthink po tayo. So ano po ba ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa ating mga pag-iisip? Tandaan po natin na, sabi nga, our battle starts in the mind. Kaya nga katulad po ng sinabi ni Pastor Arnel Policarpio nung Sunday, di ba? Na before nagawa yung isang bagay, inisip na muna yun. Parang si Cain, napatay niya si Abel dahil ibig sabihin nagpa-plot na siya ng kung ano-ano. Iniisip niya yung lalo niyang tinataniman ng kung ano-ano yung nasa puso niya dahil sa lahat ng bagay na iniisip niya. Sabi niya nga, our mind is the gateway to our heart. Tandaan niyo po yan. Kaya po kung ano yung iniisip niyo, nako, dahan-dahan po yan, bumabagsak papunta sa puso. At pag nandyan na sa puso, patay. Pwede na po yan, babagsak na sa ating mga kamay. So ano po ba ang sinasabi? Sabi nga po sa Proverbs 23 verse 7, sabi niya, for as he think in his heart, so is he. So pagkatapos po sa isip, sa puso, at magiging ikaw na yun. Naalala ko pa nga po yung sabi nila Pastor Peter Tanchina. Sabi niya, so a thought, you will reap an act. You sow an act, you will reap a character. Dahil sa kagagawa mo ng bagay na yun, ganun ka na. You sow a character, you make a habit. Oh, yun na, habit mo na yun. Ganun ka na. Tapos sasabihin mo na sa sarili mo, ganito na ako eh. And you sow a habit, sabi niya, and that would be your destiny. Kaya po napaka-importante ng lahat na nasa isip natin. Kaya nga po, as a soldier, natatandaan nyo na we have the helmet of salvation to protect our minds. Kasi talaga po si Satanas, hindi niya po alam kung ano yung nasa isip natin, pero yan po nagtatanim sa kung ano-ano sa isip natin ng hindi magaganda. At kung titingnan po natin, ang utos po ng Panginoon tungkol sa pag-iisip ay matatagpuan sa Philippians chapter 4, yan, verse 8. So, babasahin po natin, ha. Sabi niya po doon, yan. Finally, brothers, para po sa atin, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. And the God of peace will be with you. So, tinuloy ko po hanggang verse 9, ha. Bakit? Kasi po, ito po ay sinasabi ni Apostle Paul. At sinasabi niya na ito ay natutunan at na-receive mula sa kanya at nakita sa kanyang buhay. I-practice niyo to. So it is a command. I-practice daw natin 'yon, mag-isip ng totoo, ng tama, ng pure, ibig sabihin purong pag-iisip, good motives,
lovely, sabi niya delightful, yung parang graciousness. Yan. O imbis na nakakaasar yun. Mamaya tayo mag-example, no? Whatever is admirable. Ibig sabihin yun, ay, pagka nakita ka ng taong ginawa yun, gusto niya gayahin ka din. Kaya nga, pagka nagturo tayo na hindi maganda, patay tayo kay Lord niyan. So, ano pa sabi niya? Put it into practice. At may promise po yun. Sabi niya, and the God of peace will be with you. Ba't nasabi ito ni Paul? Kasi, syempre po, si Apostle Paul, ano, purbado niya na sa sarili niya na ang si Lord, nung pre-practice niya tong mga to sa kanyang pag-iisip, meron siyang kapayapaan dahil kasama niya ang Diyos. Kapag totoo ba yung sasabihin mo, mag-worry ka pa? O diba, mag-worry lang yung mga nagsisinungaling. Kapag ba tama ang sinabi mo, may kakatakutan ka? Diba hindi, kasi totoo yung sinabi mo. Pag pure yung sa heart mo, hindi ka mababagabag ng konsensya mo. Dahil kung minsan, kahit na nagsabi ka ng tama, meron at merong masasaktan, pero kampante ang puso mo dahil sinabi mo yun na may pagmamahal. At sinabi mo yun dahil ang motibo mo ay para sa ikabubuti nila. O pag nagsabi ka ba ng bagay na kaaya-aya, hindi ka makakatulog. Siyempre, di ba, mas masaya ka pa dahil, uy, nakapagsabi ka ng maganda dun sa isang tao. So, yun po ang sinasabi dito sa atin bilang mga disciple of Christ. Alagaan po natin at mag-isip tayo na yung pag-iisip natin na maging totoo, maging pure, maging lovely, maging admirable, maging ano ba, praiseworthy and right. Kaya po pag sabi nga po dito ni Sir Philip Cohen, sabi niya, sa tingin nyo ba, seryoso ba ang Bible na sinabi niya na itong mga bagay na to ang ilagay natin sa ating pag-iisip? Did you ever know God to not mean what He says? Pababayaan niya ba? Sabi nga natin, every scripture written is spirit-filled, kung magagaling sa Panginoon. So, tingin nyo ba, hindi ba sinasabi ito, sinasabi-sabi lang ba ito ni Lord? Di ba hindi? God meant everything that is written in the Bible for us na nakakapakinig hanggang sa panahon ngayon na i-receive yun as His instruction. Bakit? To have peace and to be with God always. Tapos ano pa? God says we must think about these things if we want to be fruitful. O, kaya po tayo maging, bakit yan ang dapat na nasa isip natin? Para magiging fruitful tayo sa ating journey with Christ. Kasi nga naman, pagka hindi totoo yung sinasabi mo, paano ka magiging fruitful doon? Lahat naman po, di ba? Pag kasinungalingan, hindi tama, hindi kaaya-aya, tapos mali ang motibo mo, hindi ka magiging fruitful. Dahil wala ang Diyos. Wala ang Diyos doon. Kaya po napakahalaga nun. Tapos ang ganda pa po nung sinabi dito ni Sir Philip. A little thought does not seem so bad. O di ba? O konting ano lang naman, konting sinungaling lang, o konting segue lang ng katotohanan. Yung para bang konting mali lang. Pero sa totoo lang daw po, sabi niya, each little thought is another brick in the wall of the stronghold we are building in our minds na pwedeng wall stronghold natin kay God o stronghold natin kay Satan. O, gets? Siyempre, ang kabaligtaran ng truth is yung lying. Ang kabaligtaran ng pure is impure. Impurities, yung mga sasabihin mo na mali ang motibo mo. What is admirable, di ba? Siyempre, yung mga hindi kaaya-ayang makita sa atin bilang mananampalataya. Sabi niya nga, the stronghold of God is a mighty fortress of protection against the storms of life. Kaya pagka ang pinili po natin is piliin yung tama, yung totoo, lahat ng mga sinabi na iisipin natin, magagawa po natin ang mga yun, magiging matatag po tayo sa mga pagsubok ng buhay.
Eh pero po, pagka hindi yun ang pinili natin, patay tayo niyan. Stronghold na captive tayo ni Satanas. Sabi niya, oh, ano ba yung mga yun? Magalit yun. When he says hate, magagalit ka. When he says overeat, mag-overeat ka. When he says complain, magko-complain ka. Kaya nga, sabi niya, don't let Satan chain your mind, mga kapamilya. Ay, nako, kahirap po ano. Pero, yun po yung pinaka sinasabi ng Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya nga po, tuwing gising natin ng umaga, hilingin po natin sa Panginoon, hindi lang po yung bibig natin ang itim niya, kundi yun bilang soldier niya, hindi lang po yung sword of the spirit ang dala mo, o di kaya yung shield of faith lang, kailangan po lahat, at kasama po yun yung helmet of salvation, that we are already saved by the Lord Jesus Christ. At dahil na-save ka, kapamilya, you are already His child. At as a child, paano mag-isip ang isang anak ng Diyos? Standard lang po natin is God's Word, the Bible. Kung saan makikita natin lahat ng truth. Kung paano na tayo maging pure. Kung ano ba yung tamang gawin. Kung ano ba yung kaya-ayang dapat ginagawa natin. At kahit anong excellent para sa bawat yugto ng buhay natin, kakayanin nating humarap at tumayo sa kahit anong pagsubok ng buhay na may peace. Dahil sabi ni Lord, sabi niya nga, pagka yun ang prenactice natin, sabi niya, and God of peace will be with you. So ayan lang po kapamilya, sana po naintindihan ninyo. Uulitin ko lang po yung ating pinag-aralan na verse. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So, ayan lang po, kapamilya. Nawa po, i-guard po ni Lord ang ating mga pag-iisip. Choose to build a stronghold for the wall of God's protection in our lives. Okay po ba yun? Okay po, manalangin na po tayo. Lord, alam ko po na may mga times, Lord, na nakikita nyo na kung ano-ano na po ang tinatanim ng kalaban sa aming pag-iisip. Sa araw po na to, Panginoon, salamat po sa mensahe ninyo. In Jesus' name, Lord, cast away, cast out, Lord, kahit na anong itinanim ng kalaban sa aming mga pag-iisip. At mag-dwell po kami sa katotohanan ng salita ninyo. Mag-dwell po kami, Lord, sa pureness of heart ninyo to, so that we will have the right motives every time sa bawat desisyon at sasabihin namin. Help us to dwell on what is right sa mga salita ninyo at maging guidance po namin to, Lord, para gawin po namin ang tama. Help us, Lord, to dwell on the things that you have done, which is admirable, Father God. Nagayahin po namin kayo. Tulungan niyo po kami, whatever is excellent, Lord God. At nawa po sa lahat ng gagawin namin at iisipin namin, Lord, isip pa lang, Lord, magbibigay na po kami sa inyo ng kalwalhatian. Panginoon, sa inyo po namin inaalay ang araw na to. Help us, Lord, protect our minds. And we claim, Lord, your promise that you, the God of peace, will be with us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Clear your mind, kapatid! Good morning!